Magandang umaga po mga ka-hunters. Ito po yung ating tatalakayan ngayon, yung mga barya na yan, yung mga sintimo na mga baryang hindi na po naibibili sa mga tindahan. Ito po ay na isusukli na lang sa mga malalaking pamilihan. Ayan, babalikan po natin yan. Ayan po, nagbabalik na po tayo mga ka-hunters. Ayan, isi-isihin po natin yung mga 5 sentimo. Ayan, 5 sentimo. Ito po ay hindi na ganong importante. Ba tayo mag-focus ang aking camera? I-focus ko lang po ha. Ayan. Bakit ayaw na tinamad na yung camera kung mag-focus? Ayan, hindi na po importante sa atin yung mga taon. Pero po, sandali, sandali lang po ah, mga others ah. Pero po, ang mahalaga na po sa mga baryang ito ay itabi po natin yan. At ang hard to find po dito ay may taon na 2019. Ayan po, tabi na po natin yan, 5 sentimo. Ito, itong BSP series po na to. Sana. Yan, luma na, madumi. Yan. Sample ko lang po ito mga ka-hunters. Ha. Yan nga, ito. 5 sentimo po na BSP, yung may buta sa gitna. Ito, 25 sentimo ay at tumatanggap na lang po dito ay mga yung supermarket kasi sinusukli din po nila, pero sa mga jeep, sa mga tindahan, hindi na po nila tinatanggap to. Ayan, balikan po natin yan. Ayan, ito po mga baryang ito, bagamat maliliit ay huwag po natin iismulin kasi darating po ang araw na yan po ay magkakaroon ng maayos na halaga. Ang gawin lang po natin ay itabi po natin at piliin po yung mga maayos po. Yung ganitong maiitim na hindi na kayang linisin, o kung maglilinis man po tayo ay wag po masyado nating kikis-kisin. Kasi nga po ito lang po ay plated lang po to, plated. Ito rin po plated. Pag manipis at pagka-plate, pagkakatubog, maaring lumitaw yung mismong bakal niyan at kalawangin. Ah, ayan po. 5 sentimo NGC series, 10 sentimo BSP. Ayan, paghiwa-hiwalayin po natin. Okay po, ayan. Dako naman po tayo dito sa piso NGC series. Ayan. Bakit tayo na mag-focus? Tamad na mag-focus itong aking camera. Bakit tayo na mag-focus itong camera ko? Tamad. Ayan, gusto lang ibababa. Ayan po ang error nito, overscale lang, light lang po. Ito yung sinasabi nilang mga common error o common. Pero kung malaki, eh hindi natin may tuturing na common yun. Kasi kung malaki nga po yung pagkaka, yung metal exist dyan. Kagaya nito, medyo malaki.
Di po ba? Yung medyo malaki po yun. Lahat naman po ng mga common at lahat ng mga common. Lahat naman po ng mga bariyang hawak natin ay mga common. Kasi nga po ito ay nasa sirkulasyon, umiikot pa po ito sa atin, sa mga pamilihan. Yan, ito naman po yung 2007 na piso NGC series. Ito po ay magnetic. 2007 magnetic po yan. At ang reverse po nito ay siyempre sabayin ko na nga, siyempre ang magnet, ang likod po, ang reverse po niyan ay Daiwan. Yan po yung mga design ng Daiwan dati. Bold letter po yung script. Yan, 19. At saka po itong star, medyo makapal po. Dito lang po sila nagkakatalo sa yan po sa ngipin ng cogwheels. Ito pong 2007 na to. Yan. Ito pong 2007 po na to ay halos kuha na po to, halos sa semi hard to find. Hanggang 2008 po. Ayan. Kaya mga makakita po kayo ng 2008. Ayan. Tabi nyo rin po kasi sa 2008. Alam ko meron na tatlong uri po sa 2008. Basta 2008 po. Piso. Tabi nyo na po yan. At ito. Ayan. Tabi ko po. NGC series Nunagonal 5 peso. Tingnan nyo po yung pagkaka shape ng Nunagonal niya po, almost perfect. Hindi po kagaya ng iba na medyo round sa kabilang gilid. Ayan. Nakikita po natin ito, yung guhit na yan. Ang tawag po brake die. Ayan. The O-die brake. Nakakampo yan. Embroidered o nakaangat po, nakaalma ito pong error po na to, die brake po. Pwede po nating ibenta ito yan, 1,000 pataas po. At kung kung inaakala po natin na walang gaanong nagbebenta, pwede po itaas po natin. Kasi itinatabi po na yan. Malaki po yan. No? Yan, pagkaka-error, hindi po yan yung gabuhok lang. O, mga ka-hunters. Baka masumpungan nyo po, 2019. Yan, nagbibigay lang po ako sa inyo ang info. Pero pwede rin po akong bumili. Ang binibili ko nga lang po ay yung mga 1944. Pwede po yung nickel. O yung mga tanga na agila, yung likod, yung piso. Okay po. Yung mga, yung USPI po. Yung dating pera ng Amerikano at Pilipinas. Ayun po. Next po ay ito naman pong yan, nasumpungan ko po, nakachempo. Ayan. Ayan po. One Luna, commemorative 10 pesos po. Ito po yung sinasabi natin na yung makikinang po. Kung sinabi ko nga po sa inyo kanina na kung magtatabi po tayo ay yung maayos po na condition ng barya. Nang sa ganun po ay hindi po ito, kasi alam mo naman po dito sa tawag dito sa ganitong profession o sa pagbibenta po natin ng mga barya, dapat po yung maayos, kasi alam niyo naman po
marami nang uukray. Maraming naga tawag dito. Parang nambubuli, sabihin natin nambubuli na. Napakapangit ang baray mo, ha? Common lang yan, ah. Ganito lang yan, ah. Ganun lang yan. Napaka-ordinary. Tama po sina. Ito po ay common. Kasi nasa circulation po ito. Pero kung makatagpo po tayo ng ganito, kaayos, at kagandang barya, hindi po natin masasabing common po yan. Kasi pag dumaan na po yan sa mga kamay o na ilabas na po ng BSP sa kanila, hindi na po makokontrol yan. Maari magasgasan, magulungan, kung ano-ano po, mangyayari yan hanggang sa hindi na po maging maayos. Kaya nga po, kung makakasumpong tayo ng maayos yan, itabi po natin at ilagay po natin sa plastic, o kaya kung may capsule tayo, ito po. Ito po yung capsule para maproteksyonan po yung barya. Kung may gasgas man siya mangilan-ngilan, hindi na po siya madagdagan. Oh. Ganyan po yung itabi po natin at pakaingatan, mga ka-hunters. At isa naman po ito, nasilip ko yung Melchora Aquino po. Ayan po sa larawan, Melchora Aquino. Ito po ay 5 o 5 sentimo. Bulaklak ang design o scallop. Ayan. Binibenta po sa halagang 500 pesos. Tingnan nyo po. Kaya yung mga maliliit po na barya na hindi na po pinapansin, pa nakakita po tayo, tingnan po natin kung nasa maayos. At kung hindi naman po, ay pabayaan na natin yan. Pero kung maayos, kuhanin po natin at itabi. Ayan po, Melchora Aquino. Binibenta sa halagang 500. O hanggang sa muli po, mga kanta. Sana nakapagbigay muli ako sa inyo ng konting kaalaman, informasyon po patungkol sa mga barya natin upang ating pagkakitaan. Maraming maraming pong salamat at God bless you po sa inyo lahat.